sa wedding niyo. Sana mas magkasunod kayo, di ba? Wala di ba? Pero atin kayo sa wedding niyo. Sana mas magkasunod kayo, di ba? Wala di ba? Ay, yes. Ay, si Maha din. Nandito dito sa TV5. So... Welcome back, mga ka-Aldab. Ito, mga ka-Aldab, di po ba talagang masasabi ninyo, mga ka-Aldab, na inililigaw po talaga ni Mengay? Ayaw niya po talagang pag-usapan, di po ba? Ito lang, mga ka-Aldab, di po ba sinasabi nila mauuna po si Maha na ikakasal, mauuna si Mengay kay Maha? Ito, magulo nga po, mga ka-Aldab, eh. I-remind po natin uli, mga ka-Aldab, ha? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Ay, yes! Ay, si Maha din, nandito dito sa TV5. Di po ba? Ibig sabihin po, mauuna po magpakasal si Main Mendoza. Pero binasag po yan, mga ka-Aldab. Galing po mismo sa bibig ni Mengay. Saan mo naman nakuha yung impormasyon na yan? Di po ba? Doon pa lang mapapaisip na po kayo na parang may mali. Parang hindi ata tama. Di po ba yung sagot ni Mengay doon sa mga tanong? Iniiba niya yung usapan, di po ba? O sa mga taong magre-react na naman, sa mga taong magko-komento na naman, eh may kanya-kanya po tayong opinion. Pero dito po sa video na to, di po ba, yung sinabi niyang mauuna ka kay Maha, andito si Maha, di po ba? Yung kini-change topic niya na po, halatang-halatang ayaw na ayaw ni Mengay pag-usapan, pero parang pinipilit po, di po ba? Real talk, mga ka-Aldab, kasi saan ka makakita ng kasalan na kumbaga ayaw pag-usapan, di po ba? Eh ano pa yung wedding proposal ninyo, di po ba? May mga bagay-bagay po na kapag ka ang pag-uusapan, anak, willing magsalita si Mengay. Pero kapag ka kasalan po ang pinag-uusapan, parang allergic siya. Parang ayaw niyang pag-usapan, di po ba? Yung sinabi po sa kanya, mauuna pong ikasal si Mengay. Saan mo nakuha ang cheese? Saan mo nakuha yung chismis na yan? Di po ba? Kaya nga po, mga ka-Aldab, matatawa kay. At least siguro dito pa lang po 101% panalo na po ako. Dito pa lang po siguro mapasasabi na natin, mga ka-Aldab, na kumbaga maging matatag lang po kayo, maging kampante. Although sabihin natin na pinag-uusapan po yung kasalan nila. Dito naman po narinig nyo, mga ka-Aldab, at napanood nyo naman po at ilang beses ko naman po pinarinig po sa inyo. Di po ba? Ito yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Hindi po lahat na mga napapanood po ninyo, napapakinggan po ninyo, masasabi nyong totoo. Masasabi nyong legit siya, di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan, na sinasabi ko lang po para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga nagsasabi ng ganito, sa mga nagsasabi ng ganyan. Diba? Ako naman po, at sinasabi ko naman po, 101% legit tayo, mga ka-Aldab. Ano man po yung mga nababasa ninyo, ano man po yung mga nakikita at napapanood, napapakinggan ninyo, chill lang po kayo. Di po ba? Ilang naman po yung importante. Yung maging updated po kayo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba? Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin po nila, na, ayan, Mr. Destiny, kumbaga, dumating na yung point na, kumbaga, eto na, di po ba? Sabihin mo na na ganito, sabihin mo na na ganyan, huwag ka na magpaasa. Sa tingin niyo po ba, nagpapaasa pa po ba tayo? Kung mapapansin niyo naman po yung mga interview nila Mengay at ni Congressman Spotted, halatang halata naman po. Kaya nga po nasasabi ko to, eh, pag na-encounter ako, saan ka makakita ng ikakasal na po? Real talk to, ikakasal na po, pero pinagtatakpan pa. Di po ba? Yung tipong change topic pag yun ang pinag-uusapan. Bakit allergic na allergic si Mengay? Hindi po ba? Sa kasalan na ganyan. Ay, pa, kita nyo naman po, for the record lang po, mga ka-Aldab, sa mga taong, kumbaga, hindi pa rin po nakakaintindi sa mga ina-update ko, sa mga taong gigil na gigil pa rin po sa mga sinasabi ko. Nire-respeto ko naman po yan at ginagalang. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong pilitan sa channel natin. Kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, yan lang po yung ibabalita natin. Di po ba, mga ka-Aldab?
Kaya nga po mga ka-Aldab, lagi ko pong sinasabihan ang mga mamis, mga titas, mga senior na huwag po kayong basta-basta padadala sa mga sinasabi po nila. Hindi naman po buo ang video na kumbaga pinapakita nila sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na ako po ang unang nakakarinig. At ako rin po yung unang nasasaktan. Pero bumabawi naman po si Mengay. Although sinasabi pinag-uusapan yung kasal. Kasi yung mga reporter naman po, kapag content ng kasal ni Mengay po pinag-uusapan at ni Congressman Espated, tuwan-tuwa po sila. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan, ha, mga ka-Aldab. Na pag sinabi nga po nila, uy, kasalang Mengay at Congressman Espated, talagang pinagpepiesta niyan sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, at sa mga website. Nakita nyo naman po yung GMA Network, di po ba? Kahit sabihin na natin, hindi naman nila talent si Mengay, hindi naman nila talent si Congressman Espated, pero pinag-uusapan po nila. Kasi malakas po talaga yung hatak. Kumbaga sa mga binibenta, mabentang mabenta po si Mengay at si Congressman Espated sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, kasi pinagpipiestan po nila, pinagpipilitan po nila. Sabi ko nga po sa inyo, chill lang tayo, yun lang naman po yung importante, di po ba, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior, na kumbaga kapag ka nandito sa channel natin, kumbaga nalulungkot din po ako mga ka-Aldab, lalo na nga po kapag may mga mamis, mga titas, mga senior ang kumbaga nagsasalita na kawawa naman kami Mr. Destiny, durug na kami kay Mengay, masasakit at maanghang na salita ang binabato sa amin ng mga main fanatic sa Tarmin, sinasabi nila na mag-move on na kayo, tapos na yung Aldab, kumbaga panahon na daw po ng mga Armin, kaya tanggapin na lang daw po yung katotohanan. Ako sa mga bagay na ganyan mga Aldab, sabi ko naman po sa inyo, hindi naman po tayo namimilit at never naman po tayo namilit, di po ba? Sabi ko nga, lahat ng mga pinapaliwanag ni Mengay o lahat ng sinasabi ni Mengay, ipinaliliwanag ko naman po. May mga bagay-bagay po na tinutulungan naman po tayo. Di po ba? Ito, change topic agad siya. Talagang binasag niya yung nagtatanong. Si Maha, andito sa TV5. Di po ba? Kahit sino naman po itatanungin niyo, alam niya po na naandyan sa tagal na po ni Mengay sa TV5. At ABS-CBN po yan mga ka-Aldab. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ha? Para lang po sa mga dumadaan. Kaya nga po mga ka-Aldab, natatawa na lang ako sa mga nagko-komento. Di po ba? Nung binabasag sila ni Mengay, hindi sila nagre-react. Hindi nila binalik yung punchline na ganito, ganyan, ganon. Di po ba? Talagang tapos na. Di po ba? Yun ang sinasabi ko mga ka-Aldab, huwag po kayong basta-basta maniniwala. At huwag po kayong basta-basta, kumbaga, yung kumbaga sinabi nila ganito, sinabi nila lang ganyan, agad-agad magre-react kayo, agad-agad sasabihin niya na huwag po kayo masyadong paniwalain. Although sinasabi nila ito dahil si Mengay nga po at si Congressman Espated ay nasa Zarzuela. Normal lang po yan, sinasabi ko naman po sa inyo. Pero kung pag-uusapan nyo yung kasalan, doon nyo lang po malalaman na mali po sila at tama po tayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.